ugnayang sanhi at bunga, at uri ng pangungusap ayon sa gamit. Filipino 5, Quarter 4, Unang Linggo. Sa araling ito ay iyong matututuhan ang paggawa ng diagram upang pag-ugnayin ang sanhi at bunga sa isang pangyayari na iyong mapapakinggan. Tatalakayin din sa araling ito ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit sa pagsasalaysay sa napakinggang balita. At malalaman ninyo sa araling ito kung may dahilan o sanhi, resulta o bunga ang mga pangyayari sa binasa o napakinggang teksto. Ngunit atin munang alamin, ano ang sanhi at bunga? Ang sanhi ay ang pagbibigay dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. May mga pang-ugnay o hudyat na nagpapayag ng dahilan o sanhi, tulad ng sapagkat, dahil sa, dahilan sa, palibhasa, kasi, at naging. Ang bunga naman ay ang resulta o kinalabasan ng pangyayari. Ang mga hudyat o pang-ugnay na nagpapahayag sa resulta o bunga ay ang kaya, kaya naman, kung kaya, bunga nito, at tuloy. Madaling maunawaan ng kwentong binasa o napakinggan kung mapag-uugnay natin ang naging dahilan at kinalabasan ng mga pangyayari. Sa pag-uugnay ng sanhi at bunga sa tekstong napakinggan, maaari nating gamitin ang ilang mga diagram upang mas mapadali at mapabilis ang pagkaunawa dito. Maaaring gamitin ng concept map, hierarchical na diagram, spider web, at ang cause and effect chart. Basahin natin ng isang halimbawang talata. Dahil sa polusyon, maraming tao ngayon ang may sakit. Puro usok ang hangin at lason itong sumisira sa baga. Hindi katakatakang marami ngayon ang may sakit na hika o asma, hapo o emphysema, tuberculosis, at iba pa. Ngayon ay ating tingnan at pag-aralan ang gamit ng concept map. Sa sanhi o dahilan, usok ng hangin na nagbunga ng iba't ibang mga sakit katulad ng tuberculosis, asma, at emphysema. Ngayon naman ay tignan ninyo ang gamit ng cause and effect chart. Sa kaliwang bahagi, naririto ang mga sanhi. At sa kanan ay ang bunga. Sa sanhi, dahil sa polusyon, maraming tao ngayon ang may sakit. Sa sanhi, dahil sa usok ng hangin, nagkaroon ng sakit na tuberculosis, asma, at emphysema. Ngayon naman ay iyong unawain ang pangungusap at uri nito ayon sa gamit. Ang pangungusap ay kalipunan ng mga salitang nagsasaad ng isang buong diwa. May apat na uri ang pangungusap ayon sa gamit. Ito ang paturol o pasalaysay, patanong, pautos, at padamdam. Paturol o pasalaysay. Nagbibigay ito ng impormasyon o naglalahad ng isang katotohanan. Nagtatapos ito sa tuldok. Halimbawa, ang pagpila sa community pantry ay nagsisimula ng alas 5 ng madaling araw. Tandaan na ang pangungusap ay nagsisimula lagi sa malaking titik. Pangalawa ay ang patanong. Nagtatanong ito o humihingi ng kasagutan. Nagtatapos naman ito sa tandang pananong. Halimbawa, bakit pansamantalang ipinatigil ang community pantry sa ilang lugar sa bansa? Nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tandang pananong.
Ang pangatlo ay ang pautos, naguutos o nakikiusap ito. Ito rin ay nagtatapos sa tuldok. Halimbawa ng pangungusap na naguutos, sumunod at makiisa sa mga patakaran habang nakapila sa community pantry. Ang sumunod ay halimbawa ng pangungusap na nakikiusap, pakitapon ng mga plastik at iba pang basura sa tamang lagayan bilang pakikiisa sa community pantry. Nakita niyo na ba ang kaibahan ng dalawa? Sa naguutos ay hindi gumagamit ng magalang na pananalita. Sa nakikiusap, ito ay laging mayroong pakisuyo. At ang huli ay ang padamdam. Ito ay nagsasaad ng matinding damdamin tulad ng tuwa, lungkot, pagkagulat at iba pa. At ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Halimbawa, "Nako! Tambak ang basura ng lumisa ng mga pumila para sa ayuda." O diba, nagpahayag ng matinding damdamin. Sa puntong ito, atin namang subukin ang iyong natutuhan tungkol sa araling aking tinalakay. Makinig habang binabasa ko ang tekstong may pamagat na ang global warming. Ang global warming. Ang global warming ay ang labis na pag-init sa daigdig. Dahil sa pag-init na ito, nababago ang panahon sa ilang panig ng daigdig. Ang tag-init at tag-ulan lamang ang mga panahon sa Pilipinas, samantalang apat ang panahon sa kanluraning kontinente tulad ng Amerika at Europa. Ayon sa mga siyentipiko, ang El Niño ang pagkilos ng mainit na tubig mula kanluran pasilangan sa Pasipiko. Dahil dito, nababago ang direksyon ng hangin at panahon sa mahigit na kalahating panig ng mundo. El Niño ang dahilan kaya may tagtuyot sa mga bansa sa Asia. Pagkatuyot ang dahilan kaya hindi mapigil ang sunog sa kagubatan ng Indonesia. Kung may tagtuyot at bagyo sa mga bansa sa Timog Amerika, maapektuhan ang ekonomiya. Kailangang pigilin ng mga bansa sa paglabas ng maraming carbon dioxide upang mailigtas ang daigdig. Pinipigil ng carbon dioxide ang paglabas ng init sa himpapawid, kaya patuloy na nagpapainit ito sa mundo. Ngayong naunawaan nyo na ang tekstong napakinggan, atin ang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Itambalang sanhi sa angkop na bunga upang mabuo ang pahayag. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, tukuyin ang umuri ng pangungusap ayon sa gamit. Ito ba ay paturol, patanong, pautos o padamdam? Narating mo na ang huling gawain. Sa tulong ng iyong magulang o nakatatandang kasama sa bahay, ipabasa ang balita. Makinig at sagutan ang mga gawaing nakalaan matapos mo itong mapakinggan. Maaaring ihinto ang video kung hindi pa tapos basahin ang balita. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Puna ng diagram sa ibaba. Magbigay ng isang sanhi kung bakit isinama sa priority group A4 ang mga frontliners ng Kongreso at dalawang bunga ng pag-aproba ng IATF sa kahilingan ng DOLE. Kopyahin ang concept map o diagram at dito isulat ang inyong sagot. Mula pa rin sa napakinggang balita, gumawa ng pangungusap ayon sa hinihinging gamit nito.
sa bilang apat, pasalaysay na pangungusap, at sa bilang lima ay pautos na pangungusap. Tandaan, madaling maunawaan ang kwentong binasa o napakinggan kung mapag-uugnay natin ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Ang apat na uri ng pangungusap ayon sa gamit ay ang paturol o pasalisay, patanong, pautos, at padamdam. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y marami kayong natutuhan. Ako muli ang inyong guro sa Filipino, si Ginang Aparente. Paalam!